Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang naibigan lahat ng narod. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulunda niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinakubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakina mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong nanang, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
kasalanan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukdok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nagugnay kay Apostol San Bartolome sa bukuklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at nihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurit ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo.
dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinaman taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Guro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tignan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita sa hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit pa kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Ipalakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos at tayo ay humihinga. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan na ng Panginoon sa umagang ito. Tignan mo yung katabi mo. Baka itulog na naman. Now, sabi mo sa katabi mo, hanapin ang katotohanan.
Alam ngayon sa panahon ngayon, ang tao hindi naghahanap ng katotohanan. Tinan ninyo, maraming naniniwala sa Facebook kaysa sa libro. Di ba? Ay kasi ito ang sinabi sa Facebook. Ay kasi ito ang sinabi sa social media. Tandaan ho ninyo, huwag kayong magagalit sa mga gumagamit ng Facebook, ha? Sapagat 90% ng nasa Facebook kasi nungalingan. 10% lang ang totoo dyan. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat matutunghayan natin sa ating mabuting balita, si Natanael, o mas kilala sa tawag na Bartolome. At itong si Natanael, anong sabi ng Panginoong Jesus, bago pa kita nakita, no? Bago pa tayo nagkita, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. At para sa mga Hudyo, kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng puno ng igos, naghahanap yan ng katotohanan. Naghahanap yan ng katuturan. Naghahanap yan ng kahulugan. Hindi yan basta-basta naniniwala. No? Kaya nga tinan ninyo, no, sa unang talata ng ating mabuting balita, anong sabi ni Natanael? Meron bang manggagaling, no, na maganda sa Galilea? Yun ang sabi dito. Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Sapagkat sa kaisipan ng mga Hudyo, ang Nazaret ay isang lugar na kung saan ito'y very, sabihin natin ni probinsyang probinsya. Ano ibig sabihin probinsyang probinsya? Very rural, ano? Puro palayan, no? Pagkakarpintero, yun, no? At para sa isipan ng mga Hudyo, wala namang paaralan dito, no? Na mag-aaral tungkol sa kasulatan ni Moises. Kaya nasabi ni Natanael, merong mang manggagaling mabuti sa Nazaret, no? Subalit nung makita siya ng Panginoong Jesus, anong sabi? Itong taong ito ay walang ano, hindi siya mandaraya. Bakit? Totoo siyang tao. Sinabi ng Panginoong Jesus sa siya'y totoong tao sapagkat siya'y nagsasaliksik ng katotohanan. Hindi siya basta-basta naniniwala. Pinag-aaralan niyang mabuti. Saan manggagaling ang Mesiyas? Sino ito? Kaya si Natanael nagulat, Rabbi, paano niyo ako nakilala? Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Itong magandang matututunan natin sa ating pinagdiriwang ngayong araw na ito, si San Bartolome o si Natanael, ang isa sa 12 alagad ng Panginoong Jesus. Na itong si Natanael ay isang magandang larawan na panghamon sa ating mga tagasunod ng Panginoong Jesus. At ano yun? Ang magsaliksik lagi ng katotohanan. Huwag ka basta maniniwala kung kani-kanino. Magsaliksik ako, magsaliksik tayo. Bakit? Sapagkat maraming napapahamak kapag lagi kang naniniwala sa mga sabi-sabi. Napakaganda ng unang pagbasa sa aklat ng pahayag kung saan sinabi doon, no, na naroon ang ang bagong Jerusalem, ano, merong 12 12 pintuan, 12 haligi. At sinisimbolo nito ang bagong lipi ng Israel. At ang bagong lipi ng Israel ay walang iba kundi ang mga alagad ng Panginoong Jesus. Kumbaga dito'y pinapakita ng unang pagbasa na itong si San Bartolome o si Natanael kasama doon sa 12. Na ipinakikita sa akin at ipinapakita sa ating lahat na narito ngayon na ang sinumang nagsasaliksik ng katotohanan mula sa Diyos, masisilayan ang bagong Jerusalem. Hindi lang masisilayan ang bagong Jerusalem, kundi magiging kaanib tayo ng bagong Jerusalem. Na hindi na sa istruktura, kundi ito'y mananalaytay at makikita sa ating katauhan. At ito'y nakasulat hindi sa mga panlabas, kundi ito'y makikita sa ating mga puso.
At sinang magandang hamon kay San Bartolome, ang hamon ni San Bartolome sa atin, na ako'y magsaliksik ng tungkol sa katotohanan. Sapagkat sa panahong ito, nakakalungkot mang isipin ang daming pagsisinungaling na ginagawa ng mundo na iniimpluwensyahan ang tao. Anong ibig kong sabihin? O huwag kayo magagalit ha? Taas ang kamay na may mga mapuputing buhok. Taas ang kamay. Ayaw tumaas. Eh, taas ang kamay. Yan. O. Ano ang ginagawa po natin kapag maputi ang buhok? Nagtitina. Bakit? Ay, papangit ako pag ako'y may puting buhok. Eh, nung kahihiyang mo't kayo may puting buhok. O, oh, di ba? Ay, kasi sa mundo, pangit ka pag maputing buhok. Kaya lagyan natin ng tina. Kasi nungalingan. Sapagkat ang kagandahan na hindi nasa panlabas, yan ay nakikita saan? Sa kaloob-looban. Amen? O, taas ang kamay. Sino po dito ang mga kayumanggi ang kulay? Taas ang kamay. Ayan, okay, baba ang kamay. Sino po dito ang gumagawit? Sino po dito ang gumagamit ng whitening soap? Taas ang kamay. O, di ba? Ano? Bakit? Anong sinasabi? Ay, pag ikaw ay brown, ay kailangan ikay maputi, kay kaaya-aya, kaya kay gagamit ng papaya soup, kay gagamit ng whitening soup. Bay, mali. Eh, kulay natin. Eh, sino ba may sabing pangit ka? Ganyan ang mundo. No? Kahit ikay maganda, sa sarili mong kulay, sasabihin na doon, pangit ka, maggamit ka nito, puputi ka, gaganda ka, ay aba, hindi gayon. Sapagkat nung nilikha tayo ng Diyos, tayo ay maganda at pinakamaganda sa lahat ng kanyang nilikha. Yan ang ginagawa ng mundo. Pinagsisinungalingan tayo. Ay, kay pangit ka, bumili ka nito. Sinong kumikita? Tayo ba? Hindi. Ang mundo. Yan ang magandang pinapaalala ni San Bartolome. Saliksikin natin ang katotohanan. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi. Sapagkat kapag tayo nananali sa sabi-sabi, sabi nga sa atin, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. At itong santo nating ito, no? Nung umakyat ang Panginoon at pumanaog ang Espiritu Santo, siya'y naglakbay sa Armenia. At doon niya ay pinangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Subalit hindi lahat nakatanggap sa kanyang pagpapahayag. Kaya anong ginawa sa bansang Armenia? Bilang parusa sa kanyang pangaral tungkol kay Hesukristo, siya'y binalatan ng buhay at siya'y pinugutan ng ulo. Naging masalimuot man ang kamatayan ni San Bartolome, subalit siya'y nanindigan sa katotohanan. Hindi niya tinatuwa ang Panginoong Hesus. Ipinangaral niya kung ano ang kanyang natagpuan at nasa liksik. Buhay man niya ang inialay, tayong lahat ngayon ay nakikinabang sa bunga ng kanyang pangangaral. Kaya nga ito si San Bartolome ay patron ng mga gumagawa ng chicharon sapagkat siya'y binalatan ng buhay. Hindi lang yan, si Tagagaos siya din ay patron ng mga sapatero. Basta may balat. Ano? Patron din siya ng mga dermatologist. Subalit higit pa doon, si San Bartolome ay nagpapaalaala sa atin at sa akin bilang isang pari na bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ako at ay hinahamon ni San Bartolome katulad ni Jesus, maging makatotoo tayo. Maging makatotohanan ako at laging magsaliksik ng totoo. Amen? Gusto ng Diyos, gusto ni Jesus, maging tunay tayo. Hindi mandaraya, hindi peke, hindi plastic. Gusto ni Jesus, gusto ng poong Jesus Nazareno na ako at tayo ay laging mamuhay sa katotohanan. Nawa sa tulong ng panalangin ni San Bartolome Apostol, lagi tayong magsaliksik ng katotohanan mula sa Diyos. Huwag ako magpadala sa mga sabi-sabi. Huwag ako magpadala sa mga opinyon na wala namang basihan. Tumulad tayo kay San Bartolome
laging nagsasaliksik ng katotohanan mula sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang. Lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, paspasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamagitan ng kanilang tapat at tulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming mga pangyarihan, tuneng ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang lumugod sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang
balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluan ang hahing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami na may makarating sa paruroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva!
kay Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinto pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Dios de la Tierra, amén.